Yan. Five humanly defensive instincts. So, speaking of instincts, ito yung meron talaga tayo. Okay? So, ang mapapansin nyo rito, guys, is before yung topic natin about going beyond your limits, kung mapapansin nyo, ang direction ko doon is ano yung mga dapat nating gawin para maging successful tayo. Pero this time, it's the exact opposite. Ano yung mga dapat nating iwasan para maging successful tayo? Yan. Baka probably meron kayo neto na hindi nyo napapansin kasi nga instinct siya. Okay? So mabilis lang to, ha. I do hope na nakafocus kayo kasi sobrang bilis lang yung topic na to. Okay? Okay, first, actually sorry dito sa hindi ko pala na-edit. So this is stagnant or still not moving forward, remaining in a place or at rest, motionless, stationary, subdued. Okay? Parang ano, stagnant means marami sa atin ang bakit hindi nakukuha yung mga goals, yung mga pangarap sa buhay. It's because of being stagnant. Anong ibig sabihin noon? Kulang sa action, kulang sa hataw. Okay, probably busog tayo sa training, marami tayong napapakinggan, neko man yan, whatever it is, o kanya-kanyang training sa grupo nyo, from the company, okay, from your uplines. Baka busog tayo sa training pero hindi naman natin nagagamit yung mga natututunan natin. So nagiging stagnant tayo. So amoy-amoy nyo na yung mga downlines nyo. Kung amoy kanal yan, ibig sabihin stagnant. Diba? Ang kanal, kaya mabaho yan, stagnant. Anyway, thank you pala, ano, Annie, at saka kay Pabs, guwapo. Doon lang ako, muntik ko nang nalunon yung bote na iniinuman ko ng tubig kasi may nabasa akong guwapo. Yan. Anyway, Pabs, hello Pabs. Napansin ko agad si Pabs. Thank you sa prayer mo, ha? Pag-pray nyo rin ako, ha? O baka mamaya kunin na ako ni Lord. Anyway, yan. So marami sa atin probably nagiging stagnant or hindi nakakahataw. Yan. Ang dami kong na-encounter ng mga distributors na kulang talaga sa hataw, kulang sa action, kulang sa kilos. Yan. Probably ganito. If ever ang question mo, bakit hindi mo na-meet yung goal mo, na-achieve yung goal mo, or nakukuha yung pangarap mo, baka kulang pa sa action. Baka akala mo yung action mo, it's the right action para doon sa minimithi mo. Yan. Parang ganito, if you wanna earn 1 million per month, dapat yung action mo pang 1 million per month. Diba? So napaka-imposible na kumita ka ng 1 million per month pero yung action mo pang 10,000, pang 5,000 per month. Am I right? Yan. So titingnan natin, ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung activities natin? Baka kulang tayo sa activities, diba? Kulang sa daily activities, weekly activities, monthly activities. Yan. Kuminsan, yung mga activities natin o ginagawa nating action, it's not the right action para doon sa minimithi mo. Yan. Akala natin minsan, kala natin humahataw na tayo, tama yung hataw natin, pero it's not the right action para doon sa gusto mong makuha sa buhay. Yan. So, sabi mo sa akin, sir, humahataw naman ako, baka mali yung paghataw mo. Dapat may right system, tamang sistema. Baka naman yung hataw mo maling sistema. 'Di ba? So akala natin, uy, humahataw naman ako, sir, may kinakausap naman ako, ah. Probably maling system. Yan. Okay, mamaya dudugtungan ko 'tong sa pagiging stagnant. Okay? So hopefully, huwag niyong iisipin na may sabihin niyo siguro si Sir Bong may pinapatamaan naman. Wala po akong pinapatamaan. Unang-una, wala akong binabanggit na pangalan at marami sa inyo hindi ko kilala personally. Yan, si Pabs lang talaga. Yan si Pabs familiar kasi lagi naman kami nagkikita nito si Pabs. Okay? So marami sa inyo hindi ko kilala. So don't ever think na ay pinapatamaan ako ni Sir Bong. Pag natamaan ka, dapat magpasalamat ka. Baka wake up call para sa iyo 'yan. Yan, okay? Tama ba ako, Pabs? Yan. Minsan kasi kailangan nating tapikin, 'di ba? Something may magtatapik sa atin para magising tayo sa katotohanan. Yan, kung tama ba 'yung ginagawa natin or baka mali na 'yung ginagawa natin, okay? Next is pride. Ito. Baka naman kaya hindi mo ma-meet o makuha 'yung mga goals mo because of your pride. Ano ba 'yung pride?
Pride can be classified both as a self-conscious emotion revolving around yourself. So if you could notice sa pride, ano ba yung nasa gitna ng pride? Letter I, that means it's always speaks of you, laging ikaw. Okay, sabi nga, prideful people are also stubborn. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Baka mamaya, kahit anong advice sa'yo, anong turo sa'yo, matigas naman ang ulo mo. Hindi mo naman sinusunod. Yan. So, actually, ito yung naging isang cost bakit ang tagal kong naging successful sa network marketing. So, gaya ng nabanggit ko before sa inyo. Pumasok ako ng network marketing ng 1997. So I became successful. Yung talagang gusto kong resulta is 2004, 'di ba? So 7 years na kumikita lang ako ng 3,000, the pinakamalaki kong income per month that time. So yung company yun is the company where magkakasama ka talaga kami nila Sir Jan, nila Sir Francis Miguel, Jorgen Gonzalez, Anel Limpin. Yan, yung which is the Forever Living Philippines na stair steps lang talaga yung platform or yung marketing plan. So, pero ang point ko is marami naman naging successful. Yung upline nga namin, yung grand upline namin, si June Quintanar, though si Sir Francis pa pala. Pero yung tinatawag namin grand upline si June Quintanar kasi siya yung talagang malaking kumikita that time. So, ang profit sharing niya talagang umaabot ng 13 million, 14 million. Diba? Tapos umaabot siya ng 3 million, 4 million per month. Stair steps pa lang yun, wala pang binary. So, yun. May kumikita na malaki, pero bakit sa akin, hindi ko na-reach yung mga ganon? Kasi, simply because of the pride. Anong ibig sabihin ng pride, sir? Kasi, sa mga hindi po nakakilala, katulad nito, mas matanda po ako. mas matanda po ako kay Sir Jan. Yan. Mas panganay ako sa kanya sa edad. Pero sa itsura, alam nyo naman na siguro kung ano. Yan, mas bata naman akong tingnan. Huwag na kayong magsusumbong. Yan, yun na lang ang lamang ko sa kanya actually. Kaya pagbigyan nyo na po ako. Yan, so ang reason is, ang nasa utak ko lagi is, mas matanda ako sa kanya, mas marami akong alam, mas magaling ako sa kanya. Okay, so dumating yung point na hindi ko siya pinapakinggan. Ano yung i-advise niya, ano yung sabihin niya, ayaw ko siyang pakinggan. Simply because, yung nasa utak ko nga, mas matanda ako sa kanya, mas marami akong alam, mas magaling ako sa kanya. So that means pride, di ba? So yun yung naging reason bakit ang tagal kong hindi naging successful sa network marketing until such time na dumating yung point nag-iisip na ako bakit ganito. Sabi ko, mas marami akong alam, mas matanda ako sa kanya, sabi ko, mas marami akong alam, mas magaling ako sa kanya, pero bakit yung lifestyle namin o yung buhay namin magkaiba? Anong ibig kong sabihin? As in malayo, it's the exact opposite. Anong ibig sabihin? By the time ng 1998, if I'm not mistaken, 1999, when he bought his first car, bumili siya ng first car niya, which is the Honda Civic SIR. Sa iba, hindi siguro nila alam yon, pero lalo na yung mga millennials na narito. Pero sa mga millennia, yan, alam nyo naman na siguro kung ano yung millennia at saka millennials. Yan, ang millennia yung mga may edad po, may mga linya na ang mga mukha nila. Yan, may mga wrinkles na. Okay, so probably hindi ko alam kung alam nyo yung Honda Civic SIR, pero yung time na yun, yun yung sikat na sasakyan. So when he bought his first car, I was in Paranaque din. I was living in Paranaque. Dinala niya doon yung sasakyan. Sabi niya, oh, Kuya Bong, may sasakyan na ako. Hindi ako naniwala. Simply because, sabi ko, baka pinahiram siya ng company o pinahiram siya ng upline. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung pride. Until such time, nakabili siya ng second car niya, which is the Ford Explorer. Hindi ko alam kung may idea kay sa Explorer. Pero yan po yung second in line ng Expedition. Expedition kasi, SUV. Pagdating ng Explorer, yan yung pick-up nung high-end na yon. So when he bought his second car, dinala niya ulit sa akin sa Paranaque. Sabi niya, Kuya Bong, may pangalawang sasakyan ako. Still, hindi ako naniwala kasi sabi ko sa isip ko, pinahiram, hindi sa kanya yon. Until sabi niya, Kuya Bong, tara, sumakay ka, kain tayo. Hanggang binaybay namin yung sukat sa Paranaque and then nakapaghanap kami ng kainan. Tapos sabi niya sa akin, parang hindi ka na-excite sa sasakyan na meron ako. Sabi ko, paano ako ma-excite? Hindi naman unang-una, hindi naman akin yan. Pangalawa, baka pinahiram ka lang ng may-ari ng company or pinahiram ka ng upline. So, ang point ko is, yung pride lang talaga. So, ibig sabihin pala, yung pride, nakakabulag.
Yan, nakakabulag hindi in a sense na physical na bulag, yung mata mo talaga, nakakabulag kasi because of that pride na dapat yung kailangan kong ma-achieve ko na sana. Kaso dahil sa taas ng pride ko, talagang ang layo, magkaiba yung buhay namin ni Sir John. Until nag-isip na ako ng nag-isip, sabi ko, bakit ganun? He's living in a condo. Yung time na yon, way back 1998, 1999, 2000, pag naka-condominium ka, di ba? Parang talagang mayaman ka. Yan. So naalala ko yung condominium nila. Actually, marami doon kapitbahay nila, mga prominent na prominenting tao, mga artista, mga PBA player. Yan. So sabi ko, bakit ganun? Di ba? Nakatira siya sa condominium that time. Ako naman nakatira sa ano lang, sa Alabang. Hindi. Nakatira lang ako sa isang tawag dito, sa isang room for rent diyan sa Taguig, na napakalit lang. I'm paying for 2,200 per month. Yung napakalit lang, nandun na yung kama mo, yun din yung CR, nandun na yung kusina. Yan, pag pumasok ka, nadulas ka, exit agad. Ganun lang kalaki yung nirerentahan kong room that time. So, tapos, meron na siyang dalawang sasakyan that time. Ako nagkukommute pa rin. Yan, so, bakit ko kinikwento to? Because ang naging reason bakit hindi ko na reach yung na-reach niya, it's because of the pride. Yan, sobrang taas ng pride ko. Yan nga, ayaw paturo, di ba? O, ngayon, hanggang dumating sa point na natutunan ko na dapat palang makinig, kaya nung time na ano, nakikinig na ako sa kanya, na nadala ko actually yon, nadala ko yung tawag dito, pagsunod sa kanya. Yan, way back 1994, the time yung talagang sumusunod na ako sa kanya, lahat ng sabihin niya, iutos niya, lalo ngayon. Bakit? Because he's the owner of the company, natural. Diba? Siyang may-ari, natural. Kung anong sabihin niya, diba? Susunod lang ako. Yan. Pag kuminsan, actually, hindi ko lang naikwento nga sa inyo na si Sir John, pag nasa premises kami ng Empowered Consumerism, whatever it is, sa head office man, sa branch man yan, sa mga centers man yan, so he doesn't call me Kuya Bong. He just call me by my name, Bong. Okay lang yun. Understandable kasi may-ari siya. Okay? So talagang nirespeto ko siya. Yung pride talagang ibinaba ko na. And then pagdating naman sa bahay, natural, yung adjustment naming dalawa, eh talagang nagkakaintindihan kami. Kasi pagdating sa bahay, syempre, Pabs, ako yung mas nakatanda sa kanya. Yan. Doon naman siya tawag dito, re-respeto sa akin. Kuya Bong. Pag nasa bahay kami, sa bahay nila, sa amin, di ba, he calls me Kuya Bong. Yan. Alam namin kung paano mag-adjust. Yan. So, pagdating, syempre, pagdating sa opisina, utusan niya ako, Bong, kuhanan mo akong tubig. Yes, sir. Ganun lang naman eh. Ganun lang naman kadali. Pero pagdating sa bahay, syempre, babawi ako. Yan. Diyan, kuhanan mo akong tubig. Ganun din. Syempre, di ba, isang timba. Yan. Pahirapan ko rin siya. Bawi-bawi lang yan. So, ang point ko is the pride. Yun yung actually naging reason, naging cause, bakit ang tagal kong tawag dito, naging successful sa industriya ng network marketing. Okay, ano pa? Yung mga ma-pride daw na tao, they think they know everything already. Yan, kaya tingnan mo sarili mo. Baka kuminsan ayaw mong paturo. Yan, alam yung mga tinatawag na may acne? Alam ko na yan. Yan, so iwasan natin yan. Ano pa? They disregard counsel of coaches, mentors, trainers, and elderly. Yan, counsel of coaches, mentors, trainers, and elderly. Yan, kung ano yung mga tawag dito, mga ina-advise ng mga coaches o mentors, minsan hindi natin pinapakinggan kung makakatulong ba sa atin or hindi. Kuminsan, because of your pride, natatakpan or hindi mo makita na minsan may magandang advice pero hindi natin nasusunod. Ano pa? Okay, every success that someone else has is a threat to you. Ibig sabihin parang ganito. Halimbawa, may nakita ka cross line probably or bagong join na nagiging successful or unti-unting na nagkakaroon ng achievement, okay, na nauna ka sa kanya. Instead of you being inspired to that person na nagiging successful, nagiging threaten ka. Yan, parang hindi ka makapayag na there's someone na mas new sa iyo na mas nauunang naging successful. Okay? Na imbis na ma-inspire ka dahil may nakukuha siya, may na-achieve siya, but because of your pride na hindi mo makita 'yon.
Okay? Ano pa? Yung mga ma-pride daw na tao, tawag dito, ang feeling nila, they are always right. Oh, di ba? Diyan pa lang makikita mo na pubs, di ba? You are always right. So walang 1-8 kasi right ka lang, walang left, tama? Yan. So ang mga ma-pride daw, ang laging iniisip nila, lagi silang tama. Yan, wala na silang pagkakamali. It might be downline or upline, okay? It applies to both, ha? May downline man 'yan o upline. Hindi ko sinasabing downline lang 'yung nagkakamali. Nagkakamali din ng upline. Tandaan niyo 'yan, okay? So baka mamaya may someone amongst you here na mataas 'yung pride. Yan. 'Di ba? Na ang feeling mo lagi kang tama. You might be the upline or you might be the downline. So both ways, titingnan natin 'yung sarili natin, okay? Ano pa? Ano ba 'yung solution, sir? Yan. Ang solusyon, you just have to put down your pride. Ibababa mo yung pride mo to become successful. Okay? Yun nga lang, Pabs, wag nyong lulunukin yung pride. Bakit? Bubula bibig nyo sabon yan. Okay? Ang naging solusyon lang sa akin, why I became successful after how many years na sobrang taas ng pride, yan, nung time ng 2004, 2005, nakaranas na ako ng 20,000 per month hanggang naging 20,000 per day, 40,000 per day. Yan na. Bakit? Because I put down my pride. Yan, nakikinig na ako ano yung advices sa akin, ano yung mga sinasabi sa akin. Okay? Ano yung mga advices sa akin, ano yung mga turo sa akin, pinapakinggan ko na whoever it is, 'di ba? Mas mababa man pinag-aralan sa akin, 'di ba? I always listen. Bakit? Kasi meron kang matututunan kahit kanino. Yan, kahit maliit lang, at least may karagdagang idea, knowledge na papasok sa iyo. Ano pa? Okay, this is the third one, ego. Hindi po 'yan itlog, ha, ego. Ego is almost the same as pride. Ang pagkakaiba nga lang kasi ng ego, ang ego kasi self-esteem. Ang self-esteem is so yung belief mo sa sarili mo, sobrang taas ng belief natin sa sarili natin, okay? That prevents you from hearing critical but necessary feedbacks from others. Okay, ang sabi niya rito, diba, it prevents you to hear critical but necessary feedbacks. Ibig sabihin, it might be an advice from an upline, from a mentor, from a coach, na minsan or probably a cross line from different groups, diba, or fellow distributor or fellow network marketer na minsan dinidisregard natin. Okay? Dinidisregard natin yung mga advices na yon o ayaw mong pakinggan. Okay? So yun yung nagiging dahilan dahil may ego ka. Yan, hindi mo matanggap that there is someone advising you na kuminsan siguro mas mataas yung level mo sa kanya, yung position mo sa kanya, but because of your ego, ayaw mong makinig. For example, halimbawa si Leo Caduyac ng Tagbilaran, Bohol, which is grade 5 lang ang natapos. Okay? If hindi ko siya papakinggan to a certain level na may mga advices siya, hindi ako matututo. Okay? Pero si Leo Caduyac na grade 5 lang ang tinapos. Okay? Every time nagkukwentuhan kami, nag-uusap kami, I always listen to him kasi baka meron akong mapulot na idea from him or knowledge from him na makakadagdag sa akin. Yan. Pero minsan, hindi natin nakakatch up yung mga ganon sa ibang tao because of our ego. Yan. Hindi pumapasok kasi minsan sa ego natin, yung masyadong belief mo sa sarili mo na mas magaling ka. Yan. Yan yung mga sakit ko before nung nag-umpisa akong maging network marketer. Ano pa? Sabi, ang ego makes you overestimate your own abilities and worth and underestimate the effort and skill required to achieve your goals. Pag sinabing overestimate your abilities and worth, parang masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo na hindi mo alam, parang ganito, kaya ko to, when in fact hindi mo kaya. Yan, ulitin ko, ha, kaya kong gawin yan, kaya kong ma-achieve yan, when in fact hindi mo kaya, na-overestimate mo. Or na-underestimate mo. Anong ibig sabihin? Parang, hindi ko kaya yan, pero in fact, kaya mo talaga. Yan. So parang both ways, ganon. Either nandun ka sa taas, na-overestimate mo, or na-underestimate mo yung abilities mo, yung kakayanan mo, yung skills mo.
because of your ego. Okay, ano pa? Constantly comparing yourself. Okay, ito na. Ito, isa sa tawag dito, madalas na nangyayari sa bawat isa sa atin, yung pinagkukumpara natin ang sarili natin sa iba. Tama ba, Sir Pabs? O parang ganito, di ba? Masyado tayong, yung mga achievements natin, yung sarili natin, ikinukumpara natin sa iba. Di ba sabi nga, do not compare the sun and the moon. Huwag niyong ipagkumpara ang araw at ang buwan. Bakit? Okay, dahil ang sun nagbibigay ng liwanag sa araw. Ang moon nagbibigay ng liwanag sa gabi. Pareho ang function niya to give light, pero magkaiba sila ng season. Yung isa sa araw, yung isa sa gabi. Just like us, di ba? Minsan we compare ourselves with other people na hindi mo alam, that's for them. Yun yung para sa kanila. Parang ganito. Pabs, hindi ko alam kasi si Pabs kung ano ba dati. Hindi ko alam kung macho dancer ba to dati. Alimbawa lang, o si Pabs, dating macho dancer na naging networker, na naging successful. While me, na dating isang janitor na naging network marketer na naging successful. Pareho yung naabot namin to become successful, pero magkaiba ang journey. Kasi ang journey niya, he came from a different field. Parang ganon. Halimbawa, hindi ko alam kasi kay Pabs kung dating ang macho dancer to. Diba? So hindi ko naman naranasan yon. Ako naman ay isang janitor. Magkaiba yung journey namin. Okay, magkaiba yung pinagdaanan namin para maging successful, pero pareho kaming naging successful sa isang field. Oh, parang ganoon. Sample lang 'yon, ha. Okay, baka isipin niyo naman eh macho dancer talaga si Pabs, ha. Okay. Hindi ko alam kung 'yun ang tingin niyo kay Pabs. Okay? So do not compare. Halimbawa, may nakikita kayong mga distributor na na-achieve ang certain goal, 'di ba? Huwag niyo ikumpara yung sarili niyo sa kanila. Or probably may nakikita kayong mabilis na na-achieve yung isang goal, huwag mo ikumpara yung sarili mo. Why? Kasi may nauuna at nahuhuli lang talaga. You have to focus on yourself. Kasi minsan sa atin ganito, we tend to compare ourselves with other people. Diba? Ikinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Huwag natin ipagkumpara. Bakit? Kasi may certain level na magkakaiba talaga tayo. May mabilis, may mabagal. Ang importante, nagiging successful. Minsan, because of our ego, hindi ka makapayag. Bakit yung isa nagiging successful? Bakit yung isa nakukuha niya itong goal na dapat na sa'yo na? Because of your ego. Nagigets niyo? Do not compare yourself with other people. Yan, tandaan niyo yan, ha? You have to focus on yourselves. Okay? Huwag sa ibang tao. Huwag nating gagawin yun. Ano pa? Yung mga ma-ego daw na tao, they're craving for respect and recognition. Parang ganito, halimbawa, sabihin ni Pabs, kaya naging global ambassador yan dahil sa akin. Kaya naging milyonaryo yan dahil sa akin. No, we don't have to do that. We don't have to earn yung hihingi natin yung recognition o yung credit na kaya siya naging successful. It's because of you. No. Okay, kaya ako kahit na marami nang naging successful because of my teachings, because of my mentoring, hindi ako kahit niminsan humingi na kahit na katiting na credits from there. Why? Kasi useless naman yung turo ko. Halimbawa, kayo sa AIM Sparrow, tutukan ko kayo until the time you become successful. Okay? Kaya ka magiging successful, it's because that's your decision. It's not mine. Kasi kahit naman turuan ko kayo, 'di ba, Pabs? Kahit na kahit linggo-linggo nandiyan ako sa inyo. If you will not do yourself, if you will not do your part, useless ako doon. Kaya minsan ang tao nagiging successful dahil decision niyang maging successful. Am I right? O kaya yung iba, bakit hindi nagiging successful? Because that's their decision. Na kahit anong ituro mo sa kanila, kahit tinutukan na sila ng upline, kahit tinutukan na sila ng mentor, coach, kahit magsama-sama pa kami, kung talagang decision niya na ayaw niya maging successful, ayaw niyang ma-achieve ang isang bagay through empowered consumerism, wala tayong magagawa doon. So, decision niya yon, wala tayo, kumbaga, ang failure nila, wala din tayong part doon, di ba? O wala rin akong part. Pag nag-fail ang tao, wala akong part doon. Pag naging successful siya, wala rin akong part doon. Between failure and to become successful, ikaw ang may dahilan nun. Ikaw ang reason nun. Ikaw ang may decision nun. Yan. But because some of the people na mataas ang ego, yan, humihingi sila or they crave for respect
and recognition from others na kung hindi dahil sa akin hindi ka magiging successful. Kung hindi dahil sa akin hindi mo ma-achieve 'yan. No, it's not right. Ego minsan 'yun eh. Yan. Okay? Nakalimutan ko na ibig sabihin ng ego. Kanina lang kamiting ko yung actually yung grupo from Panay Island before you. Yan, may kamiting ako kanina from 7 p.m. Okay, Panay mga Ilonggo naman to, Ilonga from Panay Island. Narinig ko yung ego na yung pinag-uusapan nila. Okay? So wag natin ang respect is hindi hinihingi po yung respect. Ang respect po is being earned. Yan, i-earn mo ang respect from other people. Okay? Next. Ang mga may ego daw na tao are always being defensive. Yung alam na nila sometimes na mali sila, but because of their ego tatamaan yung ego nila, may defensive mechanism yan. Halimbawa, alam niyang mali na siya kasi ganto kasi yan, 'di ba? Alam niya nang mali. Pero ang gagawin niya, didepensahan niya yung pagkakamaling yun kasi hindi niya matanggap na may mali siya. They can never accept their mistake. Yan yung mga maigo na tao. Yan. So being defensive yung mga yan. Didepensahan nila yung isang bagay o desisyon na kahit alam nilang mali, but because of their ego, didepensahan nila yon. Okay? Ano pa? Redirecting the attention back to you. Ano pa? Too much is never enough. Okay? Maya, balik-balikan natin yan, ha? Okay, excuses. This is pang ilan to? Being stagnant, the pride, the ego, excuses. Pang fourth na pala to. Excuses. Okay? Excuses focus on other things. Ano pa? Seek to defend or justify. Invented to defend our behavior, to postpone taking action, or simply as a means of neglecting responsibility. Anong ibig sabihin nito? Ito raw yung ugali para idepensahan natin ang isang character, okay, or parang ganito, to give you an example. Okay? Halimbawa, kaya mo nang i-present yung opportunity, yung business right now. Anong ginagawa natin? Ang ginagawa mo ay tsaka na lang, next week na lang, ay tsaka na lang, next time na lang, next month na lang, something like that. So you tend to postpone ang isang bagay na pwede mo nang gawin ngayon. Okay, that's why you're neglecting na responsibilidad mo pala ang ma-share yung isang business o opportunity for someone na para marinig nila ang isang oportunidad. But because of your excuses, pinopostpone mo yon. Minsan dahil sa katamaran, di ba? Ay, tsaka ko na lang ipipresento. Ay, tsaka ko na lang siya kakausapin. Yan. So, excuses. Ano pa? Do hope naiintindihan nyo. Hindi ko alam kung nakafocus kayo, naiintindihan nyo, or iba yung iniisip nyo, ha? Okay. Ano pa? If you use excuses to stop you from facing your fears, such as fear of rejection or fear of making mistakes, then it will hinder you from a possibility of success and thus remain stagnant. O parang ganito. Minsan, na pwede mo nang i-share yung business o yung opportunity to someone you know. Probably it's a friend, it's akin or kamag-anak, workmate or a former classmate or classmate mo or neighbor mo na pwede mo nang i-share sa kanila. Pero minsan nagdadalawang isip ka kasi natatakot ka baka ikaw ay i-reject, pagtawanan, laitin, naiintindihan nyo? I don't know if you've encountered that personally. Ako kasi personally na-encounter ko yan before. Na minsan, pwede ko nang ma-share yung business to someone I know or kahit na hindi ko kakilala, na-meet ko somewhere else na may chance na pwede kong i-present yung opportunity pero nagdadalawang isip ako. Kasi kinakabahan ako baka, lalo na yung mga medyo mataas o professional. Baka kasi laitin ako, pagtawanan ako, baka mali yung magpagpe-present ko. Yan. So ginagawa nating excuses 'yon. Hindi mo naman malalaman na ang isang tao kung magugustuhan niya ang isang opportunity na ibinibigay mo or hindi kung hindi mo itatry, hindi mo susubukan na i-present sa kanila. Pero napapangunahan tayo ng excuses natin na wag na lang kasi baka i-reject lang ako nito.
alam ko naman ito, medyo mataas na tao to. Alam ko naman itong tao na to na hindi niya gagampanan or gagawin itong business na to. Yan. So, napipreempt tuloy. Ayaw na natin tuloy i-present yung business. Okay? So, that's why na tatagalan or there's a possibility na mahirapan makang maging successful. Okay? Ano pa? It can hold you back. It can hold you back, which means that you may never reach your life goals. Ibig sabihin, siya yung pumipigil sa'yo because of our excuses na kahit gusto mo nang lumipad, kahit gusto mong humataw, but because of our excuses, there's something na talagang humahatak sa'yo. Probably yung wings mo, kahit anong paggaspas ng pakpak mo, but because there's a chain na nakatali sa iyong paa na humahatak sa'yo pababa. Kaya hindi ka makahataw, hindi ka makalipad, na gusto mong lumipad, hindi ka makalipad. Why? Because you have a lot of excuses. Okay? Ang dami na, alam ko, maraming ganyan sa inyo. Maraming excuses. Mamaya, isa-isahin ko yan, ha? Okay? Parang ano lang ito, ha? Binibigyan ko lang kay idea mamaya. Pagpasara tayo, doon ko babanggitin. Ano itong mga isa-isang ito? Okay, excuses that hold us back. Ito yung mga excuses na sometimes meron tayo, pero ito pala yung nakakapagpapigil sa atin. First is sickness. Yan, hindi ko alam. Baka mamaya may rayuma ka, kaya hindi ka makahataw. Di ba? Yan, excuses yan. Any sickness you have na minsan hindi naman ganun kalala, pero ginagawang mong excuse yun para hindi mo magawa ang isang bagay na dapat mong gawin to become successful. Okay, ano pa? Feeling tired o yung mga pagod na, probably mga empleyado na kauuwi lang ngayon, coming from their work, sabi nila, instead of joining us for our training, they prefer to just take a rest kasi pagod na, tomorrow is another day, di ba? Ginagawang excuses yan, pagod na ako. ako ba hindi pagod? Almost the whole day akong nasa office. Okay, imagine that, coming from the office straight here, pag-uwi ko, naka-zoom ako agad without even having my rest pa. No, pero hindi ko ginawang excuse yun. Okay, from the office, umuwi ako dito, siguro dumating ako 6:45, and then I started the Zoom at 7 p.m. a while ago, and then here comes your group, diba? So, dire-diretso up until tomorrow again is another day, pero hindi ko ginagawang ano kasi yung alam nyo yun, yung pagod. Kaya minsan yung pagod, nasanay na ako na sa pagod ko minsan hindi ko na lang iniisip. Though syempre yung katawang lupa natin talagang napapagod. Pero I make it sure na if there's an schedule na naka-sched talaga, hindi ko pinapabayaan. Okay, pero sa atin, isipin nyo minsan pangarap na para sa pangarap mo na, di ba? Pero parang tinatamad ka pa, pangarap mo ang nakasalalay dito. No wonder, maraming tao na hindi nila agad makuha yung goals o ma-achieve yung mga pinapangarap nila because of these excuses. Ano pa? Unhappy, malungkot. Oh, yan. Hindi ko alam, ha? Ma'am Annie, Sir Pabs. Oh, baka hindi makahataw kasi malungkot. Anong kinakalungkot? Ah, baka love life ay ambot sa imong lubot. Yan, baka it's hindering you. Diba? Na tawag dito, nakakapigil na humataw. Okay? Dahil sa, hindi ko alam kung anong tawag dito, anong problema nila, Sir Pabs, ha? Oh, any problem you have, tandaan mo to, ang nagiging sagabal probably is dito sa pinapangarap mo. Lagi niyong tatandaan, ang ginagawa mo para sa pangarap mo, pero ano ba yung mga nagiging excuses mo? Malungkot ka ba kaya hindi ka makahataw? Wag nating apektuhan yung business natin because of your problem. Lahat tayo may problema. 'Di ba, Sir Pabs? Oh, si Sir Pabs siguro problema niya, sobrang gwapo siya. Yan, yan yung isa sa problema niya. Hindi ko alam, no. Me myself, I have problems, lots of problems. Okay, pero hindi ko tawag dito, hindi ko hinahayaan na mag-take over. Though syempre nasa laman tayo, nasa lamang tao tayo, we just have to keep on fighting, lalo na ang nakasalalay dito ay pangarap natin, hindi lang sa atin pero pangarap natin sa buong pamilya natin. You just have to keep on fighting. Pagtungkol sa tinatawag na unhappy, marami namang malulungkot diyan, eh, di ba?
Yun nga lang yung iba kaya nilang i-overcome, kaya nilang alabanan yung pagiging malungkutin nila. Pero marami pa rin ganyan excuses. Okay? Ano pa? Poor planning. Ano ba yung poor planning? O, katulad sa bahay. Diba? O, alimbawa, si Ma'am Annie magpapagawa ng bahay. Make it sure na kailangan well-planned ito. Diba? Kung tutusin nga, parang ang bahay nga, pag nagpatayo ka, imagine this kung wala sa plano. O, alimbawa, nagpatayo ka ng bahay, hindi planado. Diba? May tinatawag tayong blueprint. Yan yung sinusunod ng mga ininyero. O ano bang tawag nila, Sir Pabs, yung susunod sa inyero, nakalimutan ko na. Yun, hindi naman mason. Basta yung foreman, yan, yung foreman. So, syempre, yung engineer, utusan yung foreman. This is the plan. So, nakabase sila doon sa blueprint. Yan, dapat may plano. Imagine this kung yung ipapatayo ni Ma'am Annie, Sir Pabs na bahay, walang plano. Tandaan nyo to, ha? Tandaan nyo to. Ang kasal nga may tinatawag na wedding planner. Yan, napaka-importante yun. Kasi kung walang wedding planner, if there's without a plan, there's a mess. It's a mess, di ba? Baka mamaya, nauna nang nagmarcha yung bride, yung groom nasa likod pa, nasa CR pa. Yung mga ganon, di ba? Sino bang mauuna, di ba, na magmamarcha? Di ba? Yung ring bearer ba? Flower girl, Bible bearer, coin bearer, di ba? O, naalala ko nung nag-flower girl ako, Sir Pabs, di ba? O, di, nakaplano yan kung sino yung magkakasunod na mamarcha. O, di ba? O, kahit sa reception, it's all planned. Kahit nga sa funeral, di ba? Sa libing. Di ba, Ma'am Annie? Ang mga funeral, planado yan. Imagine this kung hindi pinlano yan. Baka pagdungaw mo, asan yung patay? Bakit? Paa yung nakikita mo, hindi pinlano. Basta inilagay na lang sa ataul. Di ba? O, so lahat yan planado. Even sa family, di ba? May paggagawa ng pamilya, planado. O, kaya pansinin mo ngayon, yung mga taong mga mahihirap, yan, walang plano, yan, ang daming mga anak. O, ang mga mayayaman, well-planned, bibilang mo yung anak niyan. Pero marami ang nakikita, may napanood ako sa bawal judgmental ng Eat Bulaga, 24 ang anak, grabe. Tapos titignan mo yung buhay, ang hirap naman. Kasi hindi pinlano, area dito, area doon, poor planning. O, katulad ng sa bahay, banggitin natin, babalikan ko. Halimbawa, si Ma'am Annie, Sir Pabs, nagpagawa ng bahay, di ba? O, gawan nyo akong bahay, hindi pinlano, walang blueprint. Tapos nung nagawa na, o, Ma'am Annie, pasok ka na sa bahay mo, nagulat siya, bakit? Yung kwarto niya mukhang CR, kasi hindi pinlano. O, yung tiles nilagay sa CR, o, yung toilet bowl nasa tabi ng higaan niya, walang plano. So, everything must be planned, well-planned. Yan, kaya yung iba, ang excuses nila, eh, hindi ko kasi naiplanong maigi eh. Kaya sometimes marami sa atin hindi na-achieve yung goals kasi wala talaga tayong plano. Hindi tayo gumagawa ng blueprint natin. Ano ba ang mga activities ko? Ano ba yung mga dapat kong gawin on a daily basis, on a weekly basis, on a monthly basis? Dapat lahat yan planado. Kumbaga sa bahay, pinapatay yung bahay, alam nila when to put up the post, kung kailan nila lalagyan ng beam, kailan nila ilalagay yung flooring. Di ba? Planado yan, may araw. Sa pangarap natin, kailangan yan. Di ba? Kasi pag nangangarap tayo, may gusto tayong goal, paplanuhin mo ngayon. Kaya mahirap kunin yung goal na yon. Unang-una, huwag kang magtataka kasi wala kang plano. Yan, akala ng kakaramihan lang, humataw nang humataw. Sabi ko nga sa inyo kanina, baka humahataw ka nga pero maling sistema. Hindi kasi na plano. Walang blueprint. Wala kang sinusundan. Ano yung mga dapat gawin? Yan. Okay? Ano pa? Not feeling well. Hindi maganda ang pakiramdam. Yan. Home emergency. Death of a loved one. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, nasa isang grupo ako na minementoran ko from Panay Island. Okay, ito yung kwento. Yung grand upline nila na namatay na. Okay, namatay na yung grand upline nila way back 2017, if I'm not mistaken. 2017, namatay yung grand upline. So, nung namatay yung grand upline nila, ako yung nag-tawag dito, ako yung nag-ampon sa grupo. So, tumatayo akong upline nung grupong yon from Panay Island. Napakalaking grupo nito na minementoran ko. So, every Monday, yan yung medyo nagkagulo kasi every Monday, I am with you and with them. Yan. So, magkasunod kayo, 7 p.m. and 9 p.m. Buti na lang naayos ko yung schedule. So, sila yung minementoran ko. A while ago, I was there
for tawag ito, ilang taon na nakinakadik ko sila, minementoran ko sila. Sabi ko, something's wrong with this group. Yan, bakit? Kasi yung asawa nung grand upline nila, ni minsan hindi ko nakita doon sa mga activities. Nung offline pa kami, talagang wala. Every time ay nasa Iloilo ako, nasa doon sa lugar nila sa Rojas. Okay, kasi doon nakatira yung grand upline nila, nandun ako sa mga hubs nila, offices nila. Talagang hindi ko makita yung asawa nung grand upline until such time na tinanong ko bakit kinausap ko. Ang sabi nung asawa, sabi niya, "Sir, kasi hindi pa ako nakakapag-move on. Kasi every time makita ko any premises ng empowered consumerism, naalala ko yung asawa ko." Imagine this, sa 2017 pa yon, 2021 na, 4 years nang wala yung asawa niya. Up until now, kahit sa Zoom, hindi siya nakikipag-participate sa mga meetings namin, any activities we have. So anong point ko? Kaya hindi maka-move on o maka-move forward yung grupo, pati yung grupo nadadamay because of what? The excuses of a death of a loved one. Yan. So yun yung naghahatak. Yun yung nag-hold back sa grupo actually. Next, doubts. Panglima to, duda. Duda dahil mahihiyain ka. Yan. Baka parang iniisip mo, magiging successful kaya ako rito? Yayaman kaya ako rito? Kaya ko kaya ito? Mahihiyain ako. That is exactly isa sa pinakauna kong problema when I started network marketing way back 1997. Kasi meron akong tawag dito yung inferiority complex. Hindi ko alam kung alam nila, Sir Pablo, yung inferiority complex. Ang inferiority complex po, para at least alam nyo, pinsan po yan ni sports complex. Baka hindi nyo alam. Hindi. Yung inferiority complex, yung sobrang mahihain. Totoo po yun. Ikaw, Sir Bong, mahihain? Yes. When I started in this kind of business, sobrang mahihain ako. I cannot even approach any person to share the business. Hirap na hirap ako. O, pero ngayon, di ba, in front of a lot of people, mapa-hundreds man yan, mapa-thousand man yan, Philippine Arena, 55,000, every time my anniversary, I can stand in front of that people. Why? I overcome. Na-overcome ko yung pagiging mahihiyain ko. Baka mamaya yan yung duda mo sa sarili mo, na kasi mahihiyain ka. Yan. Pwede mo namang ma-overcome yan, if you like it talaga. Yan. Yung pagtayo sa harap ng maraming tao, if ever na gusto mong mag-share o magsalita in front of a lot of people, mahihiyain ka, kinakabahan ka, you can overcome that. Ma-overcome mo. Ako, ganun dati, kinakabahan ako, wala akong masabi when I stand in front of a lot of people. But being a trainer now for 17 years, natural na overcome ko na yon. Diba? Ano pa? Believing something may not be true or is unlikely. Totoo kaya to? Baka hindi mangyari ito. Baka hindi ako yumaman dito. Baka hindi ko kaya ko. Baka hindi para sa akin to. Ang dami mong baka. O, di ba? Baka, kaya nagmumukha ka ng kalabaw sa kakabaka mo. Tama? Ano pa? Walang self-confidence. Yan, kasi nagpinagdududahan mo yung sarili mo. Wala kang self-confidence to conduct the business yourself. Dapat sa business to become successful, dapat yung self-confidence mo mataas. Di ba? Wala ka namang makikitang mga mahihiyain na mayaman. Ay, tawag dito, wala kang makikitang mga mayayaman dyan. Ask anyone. Bakit kayo yumaman? Kasi mahihiyain ako. Walang ganun. Yan. Kaya yung mga iba, sobrang yaman nila. They have self-confidence sa ginagawa nilang bagay. Dito sa empowered consumerism o sa network marketing to become successful, you must have your self-confidence. Diba? Huwag maikakahiya. Ano yung ginagawa mo? Just like what my classmates are doing to me. Minamaliit nila ako before when I'm just starting. Talagang as in, maliit ang tingin nila sa akin. Oh. But because of my self-confidence, ginawa ko yung negosyo, 'di ba? Nagpagal akong gawin yung negosyo to become successful. Right now, sila yung nahihiya ngayon sa akin because yung inaakala nila na dati na kaklase nila, kaibigan nila, walang mangyayari eto ngayon in front of them, 'di ba? Na ako ngayon yung pinakamayaman sa batch namin. Okay? O, anong nagdala sa akin to become successful? Because of my self-confidence. Ano pa, uncertain o walang kasiguraduhan? Baka hindi kasigurado sa mangyayari sa'yo dito. Mangyayari kaya ito sa akin? Yayaman kaya ako rito? Diba? So wala kang kasiguraduhan. Ang dami mong pinagdududahan. Too much questioning or analyzing. Minsan may sinasabi sa'yo, may tinuturo sa'yo instead of just hearing it and pakinggan mo at gawin na lang ang mga
pinag-uutos sa'yo, sometimes kine-question mo pa or ina-analyze mo pa. Just like one of the distributor from Cebu na nasa Australia. Every time I conduct training there, lahat ng bibitawan ko, sasabihin kong thoughts, there's a question arising from his head na tinatanong niya. Katulad ng sinasabi kong 90% ng iimbitahan mo dito sa industriya, they will turn you down. Sabi niya, anong basihan ko ng 90%? Ang sarap talagang sa bunutan ng mga buhok sa ilong. Yung mga taong ganun, masyadong ina-analyze lahat ng sinasabi mo. When in fact, sundin mo na lang, di ba? Kasi through experience, yun yung mga tinuturo namin. Pero kaya tingnan niyo itong taong to, sa kaka-analyze niya, up until now, hindi lumalaki grupo. Bakit? Lahat ng bagay na itinuturo, ina-analyze pa at may mga question siya. Minsan, kahit alam niya yung sagot, itatanong pa. Okay? Ano pa? Inability to make decisions. Anong ibig sabihin nito? Guys, you have to make decisions right now. Hindi bukas, hindi next week, hindi next month, hindi next year. You have to make decision right now. Marami sa atin, maraming distributor ang nawawalan ng gana, nadi-discourage, napo-frustrate, gusto na mag-quit, 'di ba? Ayaw gawin yung negosyo simply because of what? Inability to make decision. You have to make decision right now. Katulad ng ginawa ko, why I became successful? Because nag-decide ako na anuman ang mangyari, paglait-laitin man ako, pagtawanan man ako, whoever you are, wala akong pakialam because my decision is I want to become successful kasi gusto kong magbago ang buhay ko. Kasi kung hindi ko gagawin ito, no matter how hard it is, walang mangyayari sa buhay ko. Isipin mo ang pinakamasakit dito, Sir Pabs, ha? Pinakamasakit na nangyari sa akin, yung laitin ka pa, hindi ka pagkatiwalaan ng sarili mong nanay. Yung nanay ko, anong sinasabi? Ay si Bong, magiging successful dyan, yayaman yan, ay walang kwenta yan, hindi mangyayari yan. Imagine that, galing sa iyong nanay. Tama? Yun yung pinakamasakit. Bakit nanay mo ang magsasabi na yan, walang kwenta yan, hindi yan magiging successful sa network marketing. Tumanim sa akin yun. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Why? Kasi ang sa akin lang, hindi naman kasi nila siguro nakikita yung nakikita ko. That's why, pinilit kong maging successful. Yan. Kasi sabi nga nila, the best revenge is to become successful. Yan. Isipin mo, Sir Pabs, habang ginagawa mo yung negosyo, hirap ka na, tapos ang number one pa na kasama nila na humahatak sa'yo is your mother. Diba? O kaya nung nakabili ako ng first car ko, which is the Montero Sports, hindi yung gamit ko ngayon na usual na ginagamit ko. Yung Montero Sports, top of the line, 1.8 million, kinash ko, di ba? Yun yung naging dagok sa kanila because they don't really believe in me. Wala talaga silang tiwala na talagang magiging successful ako sa network marketing. Unang-una, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral because I just reached high school. Di ba? Hindi naman ako nakapag-college. Pero hindi ko ginawang dahilan yon para hindi ako maging successful sa buhay, para hindi magbago ang buhay ko. Mahirap na nga ang buhay, mahirap na nga ang buhay namin, tapos kumbaga susuko ka pa sa laban, hindi pwede. Yan, you have to decide right now na kahit sinong makaharap mo, kamag-anak mo man yan, kaibigan mo man yan, kapitbahay mo, katrabaho mo, wala kang pakialam kung wala silang tiwala sa'yo. Ang importante, may tiwala ka sa sarili mo. Tama ba, Sir Pabs? Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, tandaan mo to, sino pang magtitiwala sa'yo? So pinaka-importante yung tiwala mo sa sarili mo. Kahit walang tiwala ang buong kamag-anak mo, which happens to me actually, na wala talaga, lahat ng imbitahan kong kamag-anak ko, talagang walang tiwala. O kaya eto ngayon, nung nakabili, umaman, sabi ko, tinawagan ko, hello mom, yan, mami na, kasi bakit? Mayaman na. Pag mahirap nanay, nung mayaman na, mom, I'm going back home. Yan, kasi nakatira siya sa Pangasinan, sa Dagupan City, which is I plan to visit her this coming days. Diba? Yun yung tawag dito, yun yung pinagdaanan ko. Yan. But because of the decision I made na anuman yung mangyari in the near future, o kaya tingnan yung mga nadi-discourage, kaya sila nadi-discourage, in the first place, hindi sila nag-decide nung umpisa pa lang. So, ibig sabihin ganito, lalo kayong mga bago, you have to decide right now na kahit anong mangyari, one day from now, 2 days from now, 3 days from now, 1 week from now, 1 month from now, lahat ng mapagdadaan ng yung discouragement, frustrations, di ba, panglalait,
Wala kayong pakialam because right now you've decided na whatever it takes, magiging successful ka. Nandyan man sila o wala. Diba? Makakasama mo man sila o wala. Magiging successful ka. Yun lang talaga ang itinanim ko sa isipan ko at sa puso ko. Di baling hindi tumiwala ang kamag-anak ko, kaibigan ko, di ba, kapitbahay namin, which is yun talaga yung nangyari. Kasi halos lahat ng naniwala sa akin o yung mga sumama sa akin, yung mga taong nakilala ko lang kung saan-saan. Sa mall man, sa department store, sa convenience store, sa gasoline, may gasoline boy akong downline, may taxi driver akong downline, meron akong driver ng karo na downline, may nakilala ko lang sa airport, pero yung talagang kilala mo ever since nung bata ka, they're the one na hindi talaga maniniwala. But because I've decided noon na whatever happens, I will become successful, hindi ko pagdududahan yung sarili ko. Yan. Okay, ano pa? Skepticism or negative thinker. Probably marami sa ating ganun, di ba? Masyadong skeptic, maraming negative na iniisip. Okay, ano pa? Okay, ito naman yung techniques ko. Why I overcame my doubts? Paano ko nalagpasan yung mga duda na iniisip ko? Kasi yung mga duda nyo probably right now, na naisip ko na yan, naramdaman ko na yan before. Pero ano ba yung mga ginawa kong techniques to overcome the doubt? Okay, first is have faith. Hindi po yan pa-OTL, ha? Baka ang basa mo dyan, Ibisaya, faith. Okay, hindi po. Yan po ay pananampalataya. Manampalataya ka lang na may mangyayari sa'yo. Doubt your limits. Yan, pinag-aralan natin, di ba yan, before? Going beyond your limits. Yan, doubt your limits na ikaw din naman ang naglalagay ng limitasyon sa sarili mo. Yan, huwag mong limitahan yung sarili mo or pagdudahan mo yung inilalagay mong limitasyon sa sarili mo. Baka hindi ko kaya to. Hindi, kaya ko ito. Yan, pagdudahan mo yung limit na inilagay mo sa sarili mo mismo. Tayo naman ang naglalagay ng limitasyon sa sarili natin, tama? Okay, so you have to doubt your limits na lahat ng bagay pwede mong ma-achieve, ma-overcome dahil alam mo na kaya mo to. Okay, next. Okay, ano pa? Doubts can only be removed by action. Ibig sabihin, kailangan umaction ka. Oh, kaya minsan, hindi mo nalalaman, parang ganito, parang pagkain. Minsan, without tasting it, ikaw ay parang kinuhusgahan mo na, anong lasa nito? Ay, hindi masarap yan. Ang tanong, tinikman mo ba? Hindi mo tinikman. Binase mo lang sa paningin mo or probably from other people, ano yung narinig mo sa kanila. Doon ang basis mo. Okay? Yun yung basis mo. So, ibig sabihin ganito, para malaman mo yung lasa, you have to take action. Diba? Anong action? You have to taste it. Yan, ganun sa atin. Pinagdududahan mo, kaya ko kaya to? Paano mo malalaman kaya mo if you will not do it? Diba? Yayaman ba ako dito? Paano mo malalaman if you will not keep on going? Diba? Para sa akin ba to? Malalaman mo ba yun pag nag-quit ka ngayon? You'll never know. O, kaya you have to take action. Lahat ng tumatakbong duda ngayon sa isip mo, you have to take action on it. Kaya ko ba yan? Para sa akin ba yan? Action ka lang. Always do something to para matatag dito, malaman mo kung para sa'yo ba talaga, okay, na kaya mo ba, you have to take action. Okay, ano pa? Don't invest in doubt. Wow, karamihan kasi sa atin, why you have a hard time achieving your goals? Because you invest on doubts instead of investing on possibilities na pwedeng mangyari. Halimbawa, yayaman kaya ako dito? Bakit hindi mo na lang isipin na yayaman ka talaga na marami ng proof na yumaman dito? Diba? Para sa akin ba to? Bakit hindi mo na lang isipin na para sa akin to? Hindi yung may baka ka pa. Diba? May duda ka. So that means hindi 100% yung ikikilos mo, hindi 100% yung i-action mo. Why? Because there's a doubt. May certain percentage yung doubt. Kaya hindi 100% yung kilos mo, hindi 100% yung naibibigay mong effort because of the doubts. O sabi nga, overthinking will never solve a problem. Ano ba yung overthinking? Ang dami mong pinag-iisip. Yan. O sabi nga, overthinking is creating problems that never really exist. Ulitin ko ha, overthinking is creating problems that never exist. Oh, 'di ba? Minsan,
iniisip mo na kasi na wala naman talagang possibility na ganun yung mangyayari, but because iniisip mo na, you're creating problems na hindi naman yun yung problema. 'Di ba? Kasi masyado kang nag-iisip, kakayanin ko kaya ito? Makakayanan ko kaya to? You're just overthinking. Why don't you just take action? Yan. Kasi nag-i-invest ka sa duda. Kaya yun yung nagiging tawag ito, nagiging kumbaga itinanim mo duda, ang aanihin mo panay duda na, 'di ba? Ano pa? Make decisions from a position of love. That in-extract ko to sa isang topic ko, which is the 5 languages of love. Nako, napakaganda po nung topic na yun. I don't know if you've heard that. Okay, I don't know if you have a book about that. Napakaganda, 5 languages of love. Yan. Probably next time yun yung itatopic ko sa inyo, pero not next week siguro, ha. Okay? 5 languages of love, ang sarap pag-usapan yan. Okay, ibig sabihin every decision that you make, make it sure that it comes from a position of love, and then don't be afraid to fail. Yan, huwag kang matakot na mag-fail ka. Tandaan mo to, ha. Failure is your highway to success. Ulitin ko, ha. Failure is your highway to success. Michael Jordan, I don't know sa iba kung kilala si Michael Jordan. Okay, yung kilalang-kilalang basketballista from the NBA, na sabi niya, in my entire career, I've missed more than 9,000 shots. Ibig sabihin, sinut niya, mahigit 9,000 ang namintis. But still, he's being called as the greatest of all time. Okay? Ano pa? Si Thomas Edison, which is the inventor ng tawag ito, incandescent bulb natin. Sabi niya, I did not found 10,000 ways to become to fail. I did not found 10,000 to fail. 10,000 ways to fail. I just found out 10,000 ways to become successful. Na nang ibig sabihin, nung ini-invento niya yung incandescent bulb, okay? 9,999 times siyang nag-fail, hindi natupad. But nung ika-10,000 times niya, here comes the bulb we are using right now, yung incandescent bulb. Sabi niya, kung hindi ko pinagdaanan yung 9,999 times na nag-fail ako, hindi ko mabubuo itong na-invento kong ilaw na ginagamit ngayon. Ang ibig sabihin, yung failure natin is part of success. Failure is our highway to become successful. Kaya huwag kang matatakot mag-fail. Me, myself, bago ako naging successful, I've had a lot of failures. Maraming maling sistema, maling gawain, 'di ba? Maling action, 'di ba? Imagine that for 7-8 years na tawag dito, ang dami kong pinaggagawa na hindi nakapagbigay sa akin ng magandang resulta, 'di ba? Those are failures, but because of that failures, I've learned a lot from it. Ang dami kong natutunan. Okay? So not only that. Stop ko muna 'to, ha. Actually tapos na 'yon. Ay, hindi ko na. Okay, tapos na 'yon actually. Wait lang, guys. Okay. I-recap ko lang, guys, ha. First is stagnant, okay? Second one is pride. Third one is ego. Fourth one is excuses, and the last one is doubt. So, makinig maigi. I will end with this. Makinig maigi, ha. Hi. Yan. Guys, isipin mo maigi. Bakit hindi mo na-achieve yung goal mo? Bakit hindi mo nakukuha yung pangarap mo? Probably, isipin mo yung 5 sinabi ko. Okay? Baka mali yung action mo. Baka stagnant ka. Or hindi man stagnant, baka mataas yung pride mo. Baka ayaw mong paturo. Diba? Minsan, ang daming itinuturo sa atin, ang daming learnings, pero pinapakinggan mo lang, hindi mo naman ginagamit. Or baka yung ego mo mataas. Baka tinatamaan ka ng ego. Baka yung nagtuturo sa'yo, mas mababa. Katulad right now, your trainer is just a high school graduate. Baka mamaya yan yung pumasok sa ulo mo. Baka mas mataas yung pinag-aralan mo sa akin. That's why you don't want to listen to me. Just what happened to my one of the direct downlines ko. Bakit? Every time magti-training ako, he doesn't attend. Ayaw niyang makinig. Why? Sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, ba't hindi ka ba umatin ng training ko? Sabi niya, upline. I've been working for the government for almost 20 years. Yung isang downline ko, na direct downline ko. Almost 20 years working sa DILG. Sa DILG, sabi niya, almost weekly may training yan. Totoo yun. Meron sa barangay level, mayroon sa municipal level,
Wait lang. Okay, meron sa municipal level, meron sa provincial level. Inom lang muna guys. Okay? So, sabi ko sa kanya, Brad, iba yung training nyo sa government, iba yung training sa network marketing. Magkaiba talaga yon, sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam ano na yung mga na-train mo o inatin ng training dyan sa government na yan. Pero you must attend trainings here. Yeah. Kumbaga sa baso eh, kung ang lagi mong iniisip eh, alam ko na yan, punong-puno na yung baso mo, paano kita sasalinan ng bagong tubig? Aapaw lang yun, matatapon lang. It's just a waste, tama? O tingnan nyo ngayon, ano nangyari because of his pride. Pride because of he doesn't want to listen to me kasi siya college graduate siya and his upline is just a high school graduate. Ayaw niyang makinig sa akin. What happened to him right now? Ngayon, ang huling balita ko, nung nakibalita ako, is from Pangasinan actually. Naghirap na raw. Naawa nga ako kasi naghihirap, nadamay buong pamilya. But because of his pride. Ayaw niya kasing makinig. So ibig sabihin yung pride pala pwedeng makapagpahirap sa'yo kasi nakakabulag yan. Na dapat may makita ka na ito yung pwedeng mangyari sa'yo na magiging successful ka. But because of your pride, hindi mo nakikita yung dapat na maging buhay mo na ibibigay sana sa'yo. Yan. Oh, hindi man siguro yung pride. Baka mababa ang pride mo kapatid. Yung ego mo. Yan. Or baka hindi yun. Baka ang dami mong excuses. 'Di ba? Ang dami nating excuses. Isa-isahin pa ba natin 'yan? We've learned a lot from that doon sa topic natin sa Go Beyond Your Limits. Ang dami nating excuses sa buhay. 'Di ba? Ayaw hindi makahataw, ang daming problema, ang daming iniisip, masakit ang mga kung ano-anong katawan, may karamdaman, kulang ang pera, ang dami mong excuses. Ang daming nagiging sagabal para maging successful ka. Na minsan hindi mo nakikita yun because instinct yun. Sorry ah, tumataas na yung boses ko. I'm sorry for that. Okay, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Instinct kasi natin yun. That's why minsan hindi mo alam. That's why you need someone to remind you. Bakit? Minsan kasi mali na yung ikinikilos natin, mali na yung ina-action natin, hindi natin napapansin yun because instinct yun. There must be someone na nakakakita ng mali mo to advise you to correct that mistake. Yun nga lang, because of your pride, ayaw mong makinig. Anong nangyayari pag ayaw mong makinig? Di ba? So, anong nangyayari? Yun yung nakakapag-hold back sa'yo para ma-achieve mo yung goals mo. Or, probably, kokonti yung excuses mo. Baka ang dami mo namang duda. Baka hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa rin ngayon kung yayaman ka ba, kung magiging successful ka ba, kung magiging tulad ka ba namin, kung magiging global ambassador ka ba, kung magiging milyonaryo ka ba dito sa empowered consumerism, baka yun yung nakaka-hold back. That's why, yung action mo ngayon, hindi mo maibigay yung 100% mo because of your doubts. Pinagdududahan mo pa yung sarili mo na kaya mong abutin kung ano yung naabot ng iba. Katulad ko, di ba? Ang lagi kong sinasabi, kung kaya nila, bakit hindi ko makakayanan? Ano bang meron yung iba na wala sa akin? Eh kasi kung magbabasihan natin itsura, ang layo naman, di ba, Pabs? Ang layo. Kasi pag pinagsama-sama mo yung apply namin dati, naku naman, ang layo ng itsura ko sa kanila. Parang pinaghiwalay mo lang yung basura. Sila nabubulok, ito hindi nabubulok. Parang ganun lang. So sabi ko, hindi basihan yun. Tama? So kung anong kaya nila, bakit meron ba silang apat na mata to become successful na ako dadalawa lang? Apat ba ilong nila? Dalawa ba tenga nila? Pare-pareho lang ang composition ng katawan natin. Nagkakaiba lang yan. Paano tayo mag-isip? Anong ilalagay natin dito? Yun yung pagkakaiba ng bawat isa sa atin. Regardless, may tinapos ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral, galing ka sa mahirap na pamilya, ipinanganak kang mahirap, walang kwenta yun. Nakabase pa rin kung anong meron ka ngayon yung utak mo. How do you think? If you think na magiging successful ka, regardless saan ka galing ng pamilya, nakapagtapos ka man, grade 1 lang tinapos mo, hindi ka man nakapag-aral, galing ka sa mahirap na pamilya, kung anong narating namin, mararating mo rin. Useless yung mga nakaraan. That's why, sa sasakyan, mas malaki ang windshield sa rear mirror. Hindi ko alam kung alam nyo yun. Bakit? Kasi mas importante yung hinaharap kaysa yung nasa likod mo. Past is past. Huwag mong isipin kung anong pinagdaanan na buhay mo. Katulad ko, masaklap ang buhay ko pero hindi. Nakafocus ako sa hinaharap.
Ano yung future ko? Hindi yung nakaraan. Yung nakaraan, hindi mo na maibabalik yun. Galing ka sa mahirap na pamilya, ang daming problema, kalimutan mo lahat yun. Ang importante sa sasakyan, nakatingin ka lagi, nakafocus ka lagi sa windshield, doon sa harap. Pero, tandaan mo to, may rear mirror. From time to time, titignan mo rin yun. Titignan mo sino ba yung nakasunod sa'yo. Nagigets nyo? Pero ang focus mo talaga, 100% is in front of the car, hindi sa likod. Nakakita na ba kayo nagmamaneho? Nakafocus sa likod, nakatingin? Hindi. Chances are, maaksidente ka. Diba? Mamamatay ka. That's why you have to focus in front. Kayo lahat dito sa participating right now here, so dito sa Zoom ngayon, anuman pinanggalingan yung pamilya, wala akong pakialam dyan. Galing ka sa hirap, wala kang pinag-aralan, hindi ka nakapag-aral, wala akong pakialam dyan. Lalaki ka o babae, tomboy, bakla, wala akong pakialam dyan. May ngipin, wala, may buhok, wala. Wala akong pakialam. Ang importante, ano ba ang laman ng isip mo at puso mo? Do you believe in yourself? Yung puso mo ba naniniwala ka na one of these days you will become successful? Kasi kung yan ang nararamdaman mo nga, it will happen. Just remove all the doubts. Pag-asipin mo ngayon yung lima na yun. Baka yun yung nakakapag-hold back sa inyo. Di ba? Hindi ako galit ha, nagpapaliwanag lang. Yung limang yun, I don't know if kung ito ay bibigyan nyo ng halaga. Well, para sa akin, walang mawawala sa akin kung hindi nyo susundin. But this is experience. This is 24 experience as a network marketer na itinuturo ko sa inyo right now. So kung hindi nyo bibigyan ng halaga, wala akong pakialam doon. Okay? Wala akong pakialam. My duty here is to teach you, to share to you yung na-experience ko ng 24 years to become successful. Right now, actually, hindi ko alam. But one of these days kasi, I'm opting to retire from being a trainer. I don't know. I'll make a decision for it. Pero one of these days, I'm planning to retire now. 24 years in network marketing and 17 years as a network marketer. Yan. Kaya hindi ko rin masabi kung this is my last training in front of you right now or hindi nyo na ako makikilang mag-train. I don't know. But hindi ko alam. I'm fulfilled na ako. Ang dami kong natulungan. Hopefully, hindi ko alam. Hinihingi ko yung sagot kay Lord right now. I'm asking God to guide me. Ano ba yung pwede ko pang maitulong as much as possible? Lahat. That's why nung tinanong ako ni Shaina, actually, wala talagang pwedeng training team na humarap sa inyo ngayon kasi nga nasa R2S sila ngayon. A lot of them is scheduled sa R2S, sa international. Ako kasi hindi ako pwedeng lumabas ng Pilipinas. I have to focus on the locals kasi masyadong marami na sa international. Kaya kanina pinag-isipan ko if I will be the one or I look for someone to train to your group. Pero huwag kayong mag-alala. Okay? Kasi linggo-linggo sisikapin ko na may haharap sa inyong magte-train. Hindi man ako, but sisikapin ko po. Kaya hopefully yung tinuturo ko sa inyo, sana bibigyan nyo ng halaga, hindi nyo babaliwalain. Kasi I don't know, this is 24 years of experience. I don't know kung babaliwalain mo pa 17 years as a speaker. I don't know guys, okay? So ako lang ay hinahangad ko lang ang bawat isa, lalo yung mga nag-uumpisa pa lang sa network marketing to become successful, na anuman yung pinagdadaanan nyo right now, anuman yung mga nararanasan nyo right now, it's all normal. You just have to overcome that. Kasi lahat ng pinagdadaanan nyo, hirap man yan, discouragement, nag-iisip ka na tutuloy pa ba o hindi, lahat yan pinagdaanan ko. Ang gagawin mo lang is to overcome all those things. Importante yun. Bakit? Darating yung time pag lumaki grupo mo kasi wala kang ituturo pag hindi mo naranasan kung anong nararanasan namin. Kaya itong binabanggit ko sa inyo, it's all experience. Yan. So, parang sinasabi ko ng matanda na ako, ay, ano ba yan? Okay. So tingnan mo yung kapatid, ha? Balikan nyo, nakarecord to, as I'm seeing, nakarecord to. Balikan nyo lang, ano ba doon? Are you stagnant? Ma-pride ka ba? Mataas ba ego mo? Marami ka bang excuses? O may duda ka? Yan lang kasing lima ang nakikita ko
na pwedeng maging dahilan bakit hirap na hirap kang maging successful. Bakit hirap na hirap ka na maabot yung mga minimithi mo sa buhay. Kasi minsan, nakafocus tayo dun sa mga kailangan gawin na hindi mo na nakikita ano yung mga dapat iwasan na yun pala yung nakakapag-hold back sa'yo. Diba yung kahit na gusto mong humataw, humahataw ka, pero hindi mo na mamalayan, there's something na humahatak sa'yo pababa. Excuses, doubts, egos, pride, being stagnant, ang dami. Pag-isipan nyo, huwag tayo masyadong pumokus doon sa mga bagay na dapat gawin. Tignan mo rin yung mga dapat mong iwasan. Baka mamaya yung iniiwasan mo, mas higit pa yan doon sa mga ginagawa mo. Mas greater yung mga bagay na umiiral sa'yo na dapat mong iwasan kaysa yung mga bagay na dapat mong gawin. Diba? Minsan ginagawa mo na yung mga dapat mong gawin pero nagtataka ka, bakit sabi naman nila, diba ganito ang gawin ko, ginagawa ko naman, bakit hindi ako nagiging successful? Kapatid, tignan mo ano yung mga dapat mong iwasan. Baka yun yung hindi mo napapansin. Kaya nga sabi, instinct. Instinct, ibig sabihin meron tayo. Ibig sabihin walang exempted dito. Lahat tayo meron. Lahat tayo may pride. Lahat tayo may excuses. Lahat tayo may ego. Lahat tayo may doubts. Lahat tayo nagiging stagnant. Yun nga lang, minsan ang di mo napapansin, umiiral ba ito o na-overcome mo? Ulitin ko, hindi ako exempted dito. May pride din ako, may ego ako, may excuses, may doubt, at nagiging stagnant. Yun nga lang, because of my experience, na-overcome ko to because pinapansin ko siya. Pinapansin ko ano ba yung nakakahatak sa akin, bakit hindi ako makalipad, bakit hindi ko magawa yung gusto ko sometimes, bakit hindi ko ma-achieve yung mga gusto ko sa buhay. Something's holding you back. Yun yung isipin mong kapatid. Yan. So, guys, Aim Sparrow, thank you for having me again sa grupo nyo. Hopefully, nakatulong ako. Hopefully, may naitulong ako karagdagang kaalaman for your, tawag dito, sa journey nyo sa network marketing. Okay? Pero, hopefully lang, ha? Hindi ko masabi. It would not be last, but sisikapin ko pa rin. Guys, maraming salamat, but hindi na po ako makakatagal. Yan, hindi na po ako tatagal. Kailangan ko na pong tawag dito. Kailangan ko na pong magpaalam. Ako'y papanaw na. Ako'y papanaw na. Okay? Ay, wait lang ha. Yun na lang. Maraming salamat for your trust in me, for tawag dito, sa pag-trust nyo sa akin to guide you guys. I'll make it sure na kung kaya ko pa, I'll be with you. Kung kailangan weekly, no problem. But kasi nag-iisip kasi ako to retire. To retire to focus on some things. Okay, to kasi ang dami pang mga ganapin sa buhay. But help me to pray for that. Na kung kailangan pa ako sa ng maraming tao na nakadepende kay Lord yon. Yan. Not unless kukunin na ako ni Lord. Yan. Okay, huwag kayong mag-alala. Sasama ko. Hindi, joke lang. Okay, sasama ko si Pabs. Pagkukunin ako ni Lord. Ha? Joke lang, Pabs. Ha? Okay, thank you guys. Aim Sparrow, thank you very much for your trust. Okay, wishing you success, more power sa grupo nyo. Lahat kayo, I pray na maging successful, biyayaan ni Lord. Basta for as long as na you keep on fighting, you keep on going, paglaban nyo yung mga pangarap nyo, not only yung pangarap nyo sarili nyo, but pangarap nyo sa buong pamilya nyo. Just hold on. Hold on to that dream. Huwag kayong bibigay. Tandaan nyo yan. Ang company, marami pang mga plano. Ayaw ko lang sabihin sa inyo, pero ang gaganda ng mga susunod na mangyayari sa company. Yan. Hopefully, na maging part pa rin ako noon. I don't know, pero praying for all of you here na maging successful, na makita ko rin kayo na aakyat sa pedestal, awardan kayo. Napakaganda po yan na magiging legacy, if ever, para hindi lang para sa'yo, para sa mga sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo, na makikita ka nilang may ma-achieve ka sa buhay. Yan, para pwede kang ipagmalaki sa mga may anak o doon sa magkakapamilya, may pagmalaki kayo ng magiging anak nyo, magiging apo nyo. Yan. So, thank you very much. Sorry sa mga nag-chat-chat sa chat box. Hindi ko na maisa-isa. Baka humaba lang tayo. Hindi ko na mabasa. Thank you. For sure, maraming pasasalamat yan. Okay, salamat din sa inyo.
and welcome. Okay? So God bless us all. Puso para sa inyo. Bye, guys. Thank you, Annie. Si Annie, nabibilang yata ng PE, no? Nag-i-inco. Hindi ko alam kanina pa-busy. Yan. Okay, thank you, guys. Thank you. God bless us all. I love you, guys. Bye. Okay lang po ba? Picture po muna tayo, sir.